Nathan's POV. Kahit lasing di nakaligtas sa kanyang sinabi ni Andrea, unti-unti nagmulat siya ng mga mata. Naguhumiyaw ang nararamdamang galit sa kanyang mga kalamnan. Marahas niyang hinawakan ang isang braso nito, tsaka siniilto ng hagkan sa labi. Nathan! Bumangon siya at nagtanggal ng pantalon, tsaka pumunta sa harap nito. Galit ang tayong nararamdaman niya habang hinahagkan si Andrea. Pinunit niya ang suot nitong nightgown pati na rin ang suot nitong pang-ibaba. Noon lang niya nakita ang kabuuan nito. Kahit galit siya, hindi niya maitatanggi na namangha siya sa kagandahang nakatambad sa kanya. Sa loob kasi ng 3 taon nilang pagiging magkasintahan, palagi na lamang itong tumatanggi sa tuwing yayayain niyang mag-check-in sila. Di naman niya ito pinilit. Nagtsaga siya sa tamang panahon. Alam niyang mas masakit ang ganito. Yung bigla ka nilang masusurpresa na parang ibang taong kaulayaw mo. Hindi ang mapagmahal, malambing na Nathan na nakilala nito. Nasasaktan ako. Ano ba, Nathan? Sigaw ni Andrea nang pilit niyang sinakop ang kabuuan nito. Ngunit para siyang walang narinig. Nakita niyang pumatak ang mga luha nito. Alam niya, bilin pa si Andrea at siyang nakauna dito. Kaya kitang-kita niyang sakit na nararamdaman sa mukha nito habang pinipilit niyang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Umiwas siya ng tingin dito dahil ayaw niyang magbago pa ang isip niya. Pagkalipas ng ilang minuto, tinanggal na niya ang kanyang kasangga tsaka umalis sa harapan nito. Dinig niya ang pagtangis ni Andrea. Kahit paulit-ulit pa ako makipagsalo sa iyo, hindi sapat yan para mabayaran mo ang buhay na inutang ng ama mo sa akin. Galit na galit pang sabi niya rito. Ipararamdam ko sa iyong lahat ng sakit na naramdaman ko nang mawala ang pamilya ko hanggang sa ikaw na mismong sumuko. Hindi kita susukuan, Nathan, giit ni Andrea. Talaga lang ha? Yamot na sagot niya at saka tumayo at isinuot ang pantalon at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Doon siya dumiretso sa kanyang library. Birhen si Andrea. Dapat ba niya itong kaawaan? No! Walang puwang ang awa sa kanyang puso. Andrea's POV. Umiiyak si Andrea habang nakatingin sa kakarampot na dugong pumatak sa bedsheet. Masakit ang kanyang buong katawan, ngunit hindi kayang tapatan ang sakit na iyon nang nararamdaman ng kanyang puso. Hindi ganito ang inaasahan niyang maramdaman kapag binigay niya ang sarili sa lalaking pinakamamahal niya. Bakit sa isang iglap, nagbagong lahat sa buhay niya? Napapikit siya ng maalala mga sinabi ni Alexa. Ginamit lang siya ni Nathan para makapaghiganti. Napasubsob siya sa unan habang pinagpapalo niya ang kama. Hindi niya alam kung paano ilalabas ang galit na nararamdaman niya. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ito. Sa kabilang banda, umiiyak si Andrea habang 4:00 pa lamang gising na siya para mag-prepare ng breakfast. Alam kasi niyang maagang gumigising si Nathan. Ma'am, mukhang ang sarap ng breakfast na inhanda ninyo ha, anang kusinera. Siguradong mas masarap kaysa sa luto ko. Gumiti siya. Sabi nila, a way to a man's heart is through his stomach. Mabuti nilang bata pa lang siya, hilig na niyang magluto. Kaya naman gustong gusto ng lahat tuwing siya nagluluto sa kanilang bahay. 2 beses na rin niyang naipagluto sa Nathan at tiyak niya, hindi ito nagpapanggap lang na matikman itong luto niya. Pinatong niya sa mesa ang ginawang tortang talong at ang kanyang masarap na fried rice, pati na rin ang ginawa niyang chicken soup. Alam na rin niya ang timpla ng kape ng asawa, kung kaya tinimplahan na rin niya ito. Nakanda ng mesa nang pasukin niya ito sa kwarto. Nakabihis na ito. Akmang ayusin niyang kwela ng suot itong long sleeve, ngunit mabilis itong ipinikse ang mga kamay niya. Hindi na lamang niya yun dinamdam. Nakangiting tinignan niya si Nathan. Breakfast is ready. Alam kong gustong-gusto mong chicken soup kaya ipinaghanda kita noon. May tortang talong din at fried rice. Kain na tayo. Parang wala tong narinig na lumabas ng kwarto. Amy, pagtimpla mo ako ng kape. Utos ni Nathan sa maid. May tinimpla na akong kape mo. Sabi niyang inabot dito ang kapeng tinimpla niya. Ngunit mabilis yung tinabig ni Nathan tsaka nilingon ng katulong. Amy, bilisan mo. Itimpla mo ako ng kape. Napatingin siya sa natapong kape ngunit di na lang siya nagsalita pa. Sa halip, tahimik na pinunasan niya ang mesa. Kumain ka na. Maaga akong gumising para mag-prepare ng breakfast mo. Hindi rin siya nito pinansin. Kinuha ni Nathan ang phone sa bulsa. Alexa, nakamiss ka na ba? I'll be there in 30 minutes, okay? Muli nitong binalik ang phone sa bulsa
Tsaka nilingon ng katulong. I mean, yung kape ko. Ipinatong ng maid sa table ang kape. Humigop lang to ng konti, tsaka nagmamadali ng umalis. Ni hindi man lamang nagpaalam sa kanya, as if hindi siya nag-exist ng mga sandaling iyon. Napakagatlabi siya. Nilingon niya ang pagkain niluto niyo para saksi ng kanyang maiiyak na naupo. Halika, Amy. Saluhan mo ako mag-breakfast. Gumalalgal ang tinig niya sa sinabi niya sa katulong. Ma'am, nag-away po ba kayo ni sir? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Pilit siyang umiti. Nagmamadali lang yon kaya ganon. Maupo ka na. Sabayan mo akong kumain. Masarap tong mga niluto ko. Aniya sa gumalalgal na tinig. Nathan's POV. Manong Roy, ibaba mo na lang ako dyan. Sabi ni Nathan sa kanyang driver nang makarating sila sa ospital. Inihinto ng matanda ang sasakyan. Mabilis siyang bumaba at pasimple naglakad patungo sa suite na kinaroroonan ni Mayor Baltazar. Dinatnan niya tong nag-iisa sa loob ng kwarto habang kung ano-anong aparatos ang nakalagay dito. Punong-puno ng galit ng kanyang mga mata habang nakatingin sa walang mali na matanda. Sayang, at mukhang inunahan na ako ng Diyos sa'yo. Ang dami ko pa naman sanang gustong gawin sa'yo. Bahagya pa siyang napailing. Waling nanunuya ang kanyang mga mata. Hindi tuloy tayo makakapaglaro. Bumukas ang pinto. Paglingon niya ay nakita niyang buting asawa ni Mayor. Nathan? Nagmamadali akong pumunta dito nang mabalitaan kong nangyari kay Mayor. Kunway nag-aalalang sabi niya sa babae. Dalawang taon na nakakalipas simula ng kaibiganin niya si Mayor. Sa katunayan, isa siya sa may pinakamalaking donasyon sa pagpapatayo ng bagong plaza sa bahay ng Santa Teresita. Madalas din present siya sa mga charity events ng pamilya ni Mayor. Magiliw na magiliw ang pakikitungo ng buong pamilya sa Mayor sa kanya. In fact, naging kaibigan na rin niya ang mga anak nito. Sayang nga lang at mukhang kukunin na ito ng may kapal. Hindi niya na maiisa katuparan pa ang mga plano niya laban dito. Nakita niya ang pangilid ng luha sa mga mata ng ginang. Dalawa araw na siyang unconscious. Pumutok ang ugat sa batok niya. Ang sabi ng doktor, 10% na lang ang chance niyang makasurvive. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kapag nawala siya sa amin. Tuluyan na itong napaiyak. Inalo niya ang matandang babae. In fairness naman dito, likas ang pagiging mabait. Kaya nga nakailang terms na si Mayor, hindi tumatalo-talo ng kalaban. Nagsasalitan lang to sa pwesto ng mga anak nito at alam niyang malaking factor si Mrs. Baltazar sa panalo ng mga to. Magdasal na lang tayong makasurvive siya. Ani niyang muling bumaling sa walang malay na Mayor. Kung siya lang masusunod, gusto talaga niya makasurvive ito. Gusto niyang siya ang unti-unting kumitil sa buhay nito. Gusto niyang maranasan itong lahat ng sakit na naranasan niya nang mamatay ang buong pamilya niya. Unti-unting nagdangis ang kanyang mga bagang. Sayang at mukhang hindi niya na may paparamdam dito ang lahat ng naramdaman niya noon. Mukhang di na ito makakasurvive pa. Habang pinagmamasdan si Mayor sa pagkakaratay nito, pakiramdam niya na balik siya sa panahon nung makita niyang tatay niyang nakandusay sa lupa, sa bog ang mukha. Napakayom ang kanyang mga palad. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin niyang napapanaginipan ang mga nangyari. At kahit ano yatang gawin niya, hindi na mabubura sa utak niya ang lahat ng yon. Ben's POV. Alexa, anak, hindi porket gusto ko si Nathan para sa'yo, pupayag na ako makisama ka sa kanya. Matiim ang mga matang sabi ni Ben sa anak habang kumakain sila ng almusal tsaka bumaling sa asawa. Ikaw, huwag mong kinukonsente ang anak mo. Look who's talking. Ikaw nga itong oo lang ng oo sa mga plano ng inaanak mo eh. Sagot ni Linda sa kanya. Umikot ang kanyang mata at saka muling bumaling sa anak. Huwag kang masyadong pahalatang patay na patay ka sa kanya. Papa naman eh. Nagmamakpal na sabi ni Alexa. Matapos nang ang palabas na to, magpapakasal kami ni Nathan. Hindi naman kayo totoong magkasintahan. Hindi nga nagpaparamdam sa iyong lalaking yun. Tapos gusto mong totohanan ang palabas ninyo? Aniya sa anak. Papa, saan pa ba pupunta ang relasyon namin to ni Nathan? Wala namang ibang babae sa buhay nun kundi ako lang. At hindi ako papayag na maako siya ng iba sa akin. Anang dalaga sa kanya. Tsaka pa, hindi ba kaibigan ni Nathan yung West na nagkasal sa kanila sa Baguio? Nangako sa akin si Nathan na madali lang niyang mahihiwalay ng babaeng yun. Kumunot ang noon ni Ben. May pinanghahawakan ka ba sa kanya? Kung wala, huwag kang mag-assume.
Naiiling na sabi niya rito, tsaka muling naglagay ng kanin sa pinggan. Basta, mag-iingat ka pa rin. Ang lalaki-lalaki, at kahit parang anak na ang tuling ko kay Nathan, mapapatay ko siya o rasaktan ka niya. Papa, di naman siguro ko magagawang saktan ng lalaking yun. Ba, malaki yata ang utang na loob niya sa'yo. Kung hindi lang dahil sa tulong ninyo, hindi niya mararating kung ano man ang narating niya ngayon. Buong pagmamalaking sabi sa kanya ni Alexa, anak, narating na ni Nathan ang kinalalagyan niya ngayon dahil sa kanyang galing. Kahit siguro walang tulong ko, magiging matagumpay pa rin siya. Pero without your guidance, hindi siya magiging ganyan katapang pa. Look at him now. Ang layo na ng sa unang Nathan na nakilala ko. Natigilan siya. Malaki talaga ang naitulong niya para mahubog si Nathan kung sino to ngayon. Sino nga ba mag-aakala na yung dating iyaking bata ay wala nang kinatatakutan ngayon? Pinatapang ito at pinatatag ng mga pinagdaanan nito sa buhay. Andrea's POV. Andrea, kamusta ang buhay may asawa? Tanong ng Kuya Kenya nung tawagan siya nito sa telepono. Sa lahat niyang kuya, sa Kuya Kenya siya pinaka-close. Palaybasa 3 years lang ang agwat ng kanilang edad. Ito ang pinakamatalino sa kanilang magkakapatid kaya sa tatlo niyang kuya, ito rin ang may pinakamalaking sweldo. IT ito na isang malaking kumpanya dito sa Maynila. Noong isang taon lang ito, kinasalad kasalukuyang 7 months na ang asawa nito. Wala siyang itinatago sa Kuya Kenya. Very vocal siya dito kapag may problema siya. Pero this time, naisip niyang ilihim na lamang ang pinagdadaanan niya. Ayaw niyang madagdagan pa ang pag-aalala ng kanyang pamilya, lalo pat nang mag-propose si Nathan sa kanya. Isa to sa mga tumutol dahil kakagraduate lang niya sa college. Ang gusto sana ng mga kapatid niya ay enjoy muna niyang pagiging dalaga at subukan muna niyang i-apply ang lahat ng mga natutuhan niya sa college. Ngunit dahil minamadali siya ni Nathan na magpakasal at ayon itong pagtrabahuhin pa siya, ganito na nga ang nangyari. God, baka mapas lang ng mga to si Nathan, oras na malaman ng mga to ang ginagawa nito sa kanya. Okay naman kuya, pilit niyang pinasigla ang tinig. Maasikaso si Nathan sa akin. Halos ayaw na nga akong pagalawin dito sa bahay. Rain ang rain na talaga ako dito sa bahay. Ang lambing niya at never na nagbago ng pakikitungo sa akin. Para nga na niya akong ayaw ligawan hanggang ngayon eh. Di na niya napigilan ng mapaluha. Naalala niya ang mga binitawang salita ni Nathan sa pamilya niya nang hingin nito ang basbas na mga to. Ipinapangako ko po sa inyo. Paliligayahin ko ang anak ninyo at ituturing na parang isang reyna. Makakaasa po kayong pakamamahalin ko siya habang buhay. Napakagatlabi siya. Kabaliktarang lahat iyon ang pinapakita ngayon sa kanya ni Nathan. Andrea, umiiyak ka ba? Nag-aalala ang tanong ng Kuya Kenya sa kanya. Pinilit niyang tumawa. Masayang-masaya lang ako, kuya. Ang swerte-swerte ko kay Nathan, hindi ba? May pait sa mga labing sabi niya. Basta kapag may problema or pinakitaan ka ng lalaki na hindi maganda, sabihin mo lang sa amin para bugbugin namin ang asawa mo. Pabiro ang sabi nito sa kanya. Tinawanan lamang niya iyon. Kung alam lamang ng mga ito ang nangyayari ngayon, malamang sumugod na ito dito at pinagtulungan sa Nathan. Tuluyan na siyang napahagulhol matapos ang pakikipag-usap sa kapatid. Makalipas ang ilang sandali, nagpapahinga si Andrea nang pumasok si Alexa at kisingin siya. Laban mo yung mga damit ko. Utos ito sa kanya. Make sure malinis na malinis yon. Mamahalin ng mga damit ko kaya i-handwash mo lahat. Pagkasabi nun, lumabas na to ng kanyang kwarto. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinahigaan. Sino ba sa akala nitong babaeng yon na basta na lamang darating sa bahay, anytime nitong gustuhin, na akala mo itong asawa? Kung inaakala nitong isusuko niya ang pagiging may bahay niya kay Nathan, nagkakamali ito. Hindi niya bibigyan ng satisfaction sa Alexa na ibigay ang gusto nitong mangyari. Kailangan lang niyang maging matatag. Siya ang asawa. Kahit na pinakasalan lamang siya ni Nathan para magpasakitan siya, the mere fact na binigay nito sa kanya ang pangalan nito, may mas karapatan pa rin siya dito kaysa kay Alexa. At ipaglalaban niya ang karapatan niyang yon. Muli siyang pumikit at bumalik sa pagtulog. Maya-maya narinig niyang kumalabog ang pinto ng kwarto niya at mabilis siyang tinadyaka ni Alexa. Matagal na siyang nagtitimpi dito. Anong karapatan nito para tadyakan siya? Biglang nagdilim ang paningin niya. Hinila niya hanggang balikat itong buhok, tsaka galit na galit na hinawakan niya ang leeg nito. Kung gusto mong may maisuot na damit, matuto kang maglaba. Asara na sabi niya dito. At huwag mo akong dinadaan sa kaartehan mo. Hindi ako nasisindak sa'yo.
Tinitigan niya ito at bahagyang napangisi. Mas lalong wag kang nagmamaganda. Bigla niya itong hinila sa harap ng salamin at mabilis niyang iniharap ang mukha nito doon. Sagana siya sa exercise. Besides, she is 5'7", while Alexa is only 5'3", kaya mas malaki siya kaysa dito. Tinitigan mo ang mukha mo sa salamin. Ang layo ng ganda ko sa mukha mo, hindi ba? Inis na sabi niya. Di naman sa pagmamayabang, kung hindi lamang sa mga mamahalin itong borlole sa katawan, magmumukha lamang siya nitong alalay. Muli, nakita niyang insecurity sa mga mata ni Alexa. Lihim siyang napangisi. Sa mga pagkakataong tulad nito, niya ipinagpapasalamat na ipinanganak siyang maganda. Hindi niya na kailan mag-makeup na makapal na gaya ng ibang babae para lamang itago ang mga flaws. Noong college nga siya, ilang beses may mga talent scout na nag-alok sa kanya na mag-artista or sumali sa mga beauty contest, pero hindi naman siya interesado. Ang pangarap sana niya noon maging isang sikat na newscaster, ngunit nagbagong lahat yon na makilala niya si Nathan at mapaibig siya nito.